Pero meron ka bang nakikita na pagtutuunan mo agad-agad ng pansin sa departamentong ito kapag ka kayo naupo na? Ang laging problema, Jovi, is like yung mga kababayan natin, lalo na yung mga elderly na mga walang natatanggap na pension. Marami tayong ganun na nung kabataan nila, mga tindera sila pero hindi sila nakapag-contribute sa SS or other related jobs, mga labandera sila nung younger years nila. Ganun din yung mga PWDs. Alam mo ba na yung meron silang binibigay ang DSWD para sa kanila, yung mga hindi tumatanggap ng pension from the government, so meron silang 500 pesos. I think ito yung una kong sisilipin, because 500 pesos is wala nang mararating ang 500 pesos na binibigay ng gobyerno na ayuda para sa kanila. Ang ginagawa ng gobyerno ay para medyo malaki-laki, every 3 months pinapadala sa kanila, so it's 1.5. Pero kung titignan mo, walang mabibili, Joby. So ito nga yung una kong aasikasuhin pag nagkaroon ng budget hearing. I will ask Congress na kung pwede, baka pwedeng taasan itong 500 ay pinamimigay sa mga senior citizens natin na PWDs. Gawin siguro 1,000 or 1,500. In fairness, Maricel and Joby, marami rin namang nagawa ang DSWD under President Duterte, under Secretary Bautista. Kailangan lang siguro dagdagan pa. Marami na sila. Kagaya yung pinaunahan ni Secretary Senator Bongo, itong malasakit. Magandang programa yon, yung pag indigent ka, wala ka pang bayad sa ospital, pumapasok dyan yung DSWD, DOH, at iba't ibang ahensya. So, ipagpapatuloyan natin para yung mga kababayan natin na mga walang pambayad, papagamot, tutulungan ng DSWD. Siyempre, kasama natin ang DOH dyan, PCSO, PAGCOR. Yung sinasabi, malasakit, Senator Bongo, itutuloy natin yan. And then, marami namang programs, Joby and Maricel, para sa mga mahihirap, pero pa tinatawag na assistance for indigent in crisis situation. Yung mga mahihirap, yung mga estudyante, kasi estudyante pwede pala. Yung hindi makauwi sa kanilang probinsya, pwede pamasahian ng DSWD, kasama yan. Yung mga kailangan ng pangkabuhayan, kasama rin yan. So, lahat ng ito, Joby, re-reviewin natin at ibababa natin lahat ng pondo ng DSWD sa mga taong ito. Because kaya nga nandiyan yung DSWD para sa mga mahirap. And of course, siguro, though professionals ang mga taga-DSWD, pero may mga naririnig pa rin tayo na medyo may mga iilan na matapang, na empleyado, pag nakita na makulit yung mga lumalapit sa kanila. I will just remind them na our existence is because of these people, itong mga mahihirap, itong mga nangangailangan, the elderly, kaya tayo nandito. Otherwise, kung wala tayong mahihirap, wala tayong lahat mayaman or middle class, ibuwagin na lang natin itong departamento na ito. Nakikita ko eh, gate ang pinapakita, Erwin eh. So yung gate na yun, manatiling bukas na bukas, ano? I promise you, Jovi and Maricel, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa lahat ng regions and provinces. I will pag nakaupo tayo, awa ng Diyos, by July, I will give an instruction na bubuksan yung gate at papasukin yung mga tao pagkailangan ng tulong, yung mga nagugutom, medical assistance, papasukin at kausapin. Hindi, magtatayo ako ng hotline ko, yung Facebook page ko, na pwede sila magsikreklamo doon na ako ay pinagalitan, ako hindi binigyan ng tulong. Magiging open tayo, Joby. Yeah. Okay, so... Ay, pahabol. Sige, pwede habol, ba? Habol, but how kasi... can we ensure na walang corruption sa DSWD? Kasi syempre, kapag ka may mga involved na mga ganyan, ayuda and mga budget, lagi na lang nagkakaroon ng ganung connotation. May mga auditors naman dyan, Maricel, di ba? Yung mga galing sa COA na assigned dyan. At saka meron tayong ombudsman who will also investigate. Ngayon, kung may reklamo, ikakasuhan natin. Okay? Pero ang instruction kasi ni BBM sa atin is tulungan yung maging handa para sa pandemic recovery. At saka, of course, tulungan. Pero yung mga paghahabol sa mga may kaso, medyo hindi yan ang priority. Ang priority is paano makatulong doon sa mahirap. Kasi maraming umaasa na makarecover sila sa pandemya, hindi yung mga mahihirap na kahit papano mabigyan ng pangkabuhayan. So
yan ang marching order for now na tulungan itong mga taong ito, Maricel. Okay, ako magla-last question ako eh. Baka matagal natin bago makausap ulit si Erwin. Pero ayan eh, kung mag-incoming secretary, ano ba, yung broadcasting ba, itasasantabi na muna natin? Ganun ba? No, Jovi, ang plano ko is magkakaroon ng program, public service program, ang DSWD every Saturday siguro or once a week para to inform the public na ito ang mga benefits ninyo. O kung may mga direct sa mga online, pwede sila magtanong.